Sigurado nga ngayon mo lang ito makikita na mangyari sa isang NBA game. Pero bago natin silipin at pag-usapan yan, ito mo na ngang former player na si Glenn Davis dahil meron nga siyang patama dito kay Victor Wembanyama. Pero sinabi niya yung haba nga daw ni Wemby, maaaring mahirapan siya kapag binantayan niya ito. Pero yung ganyan nga raw katawan, tomato chest nga daw mga idol, parang malambot nga daw ang dibdib neto ni Wembanyama ayon kay Glenn Davis. Sabi nga daw ay mukhang giraffe nga daw, little baby giraffe, etong si Victor Wembanyama. And sa tingin nga daw neto ni Glenn Davis ay hindi kayang i-handle ni Victor Wembanyama ang pain na idudulot nga daw ni Glenn Davis sa kanya. So yan nga ang patama netong former player na si Glenn Davis, and I think kilala nyo naman na ito mga idol. Pero ang mga NBA fans mga idol ay hindi nga sumang-ayon sa kanyang pagpapatama dito sa number 1 overall pick. Bakit nga daw hini-hate niya na agad itong si Victor Wembanyama, hindi niya pa naman daw nakikita ito sa isang official NBA game? At bakit nga daw siya ang nagsasalita ng ganito? Sino ba nga daw siya at ano ang kanyang nagawa sa NBA para nga magsalita ng ganitong klaseng pagsasalita? Bakit nga daw hate comments ang binibigay ng isang 37-year-old na former player sa 19-year-old pa lamang na rookie? Iyan mga idol ang question ng mga NBA fans dito nga kay Glenn Davis. Anyways mga idol, kayo, ano bang opinion nyo dito sa mainit na komento ni Big Baby Davis dito nga kay Wemby? Komento nyo lamang yan. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng mga kakaibang pangyayari, ang mga weird na nangyayari sa Summer League ngayong araw. At tunayan na natin ang team ng LA Lakers kung saan sa first 8 minutes ay hindi nga sila umiscore laban sa team ng Memphis Grizzlies. Grabe mga idol, 8 minutes na talagang walang points, walang field goal, walang free throw ang ginawa ng team ng LA Lakers. And then mga idol, ito namang si Ausar Thompson, rookie ng Pistons, ang number 5 overall pick. Ay grabe ang ginawa dito sa Spurs player. Sinalpakan mga idol, sinampayan pa nga para nga sa isang putback dunk. Sigawan tuloy ang maraming NBA fans. At ang pinaka-weird at ang pinaka-kakaibang nangyari nga ngayong araw sa Summer League ay ito nga'y nangyari sa laban ng Dallas Mavericks at Indiana Pacers, kung saan sa fourth quarter, ang basket nga ng team ng Dallas ay dito sa right side ng court. And of course, hanggang sa matapos ang laban, doon ang kanilang basket. Pero meron niyang isang player mga idol na parang nag-malfunction ang kanyang utak. Etong si Sibande number 31 ay mga idol titira sa kabilang basket. Dinala nga ang bola mga idol sa opposite side ng kanilang basket, sa basket ng Indiana Pacers. Kaya naman naguluan, nalito din ang mga Dallas teammates niya. Pero buti na lang nagising sila sa katotohanan mga idol, kaya naman sila na mismo ang nag-ayos ng sitwasyon. Dumakdak nga itong player na si Marcus Bingham Jr. At matapos nga ng pangyayaring yan mga idol, itong coach nila na si Jared Dudley ay talaga namang nagalit dito sa kanyang player na nagngangalang Nike Sibande or Nike Sibande na naglaro lamang ng 3 minutes tuloy.